Saucy Beef with Broccoli. Ito yung mga ingredients. Mag-umpisa na tayo. Ipe-prepare ko muna itong broccoli. Gagamit lang ako ng paring knife para panghiwa. At una kong hihiwain yung parte sa may stem. Kumbaga pinaghiwalay ko lang yung stalk. Pag sinabing stalk, ito yung malapad o yung malaking part. Itatabi ko lang to, mamaya gagamitin pa yan. Mapapansin ninyo, dun sa stem ng broccoli, minsan may mga dahon yan. Tinatanggal lang yung dahon. So tatanggalin ko lang itong dahon. At pagkatapos ay itutuloy ko na yung pag-cut sa broccoli isa-isa. Pinaghiwalay ko lang din yung stem at yung floret. Kung medyo malaki yung floret, nililitan ko pa yung paghiwa. Ito naman yung stalk, binilitan ko lang. At hinihiwa ko lang ito ng maninipis na peraso. Ganyan lang kasimple mag-prepare ng broccoli. Ready na to at pwede nang iluto. Pero sa ngayon, isa-set aside ko muna. Yung beef naman yung ipe-prepare ko. Maglalagay lang ako ng toyo at ng cooking wine. Ito ay beef sirloin na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Pagkalagay ng toyo at ng cooking wine, nahaluin ko lang ito ng bahagya. At maglalagay ako ng cornstarch. Para dun sa mga curious kung para saan itong cornstarch, makakatulong ito para magpalapot ng sauce. So mamaya, makikita yung benefit niyan kapag niluluto na. Haluin ko lang ito at papabayaan ko lang na ma-marinate ng mga 15 minutes. Makalipas ang 15 minutes, magluto na tayo. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. At sa oras sa uminit ng mantika, magigisa na ako. Inuuna ko yung luya. Ito yung minced ginger o luya na hiniwa ng maliliit na peraso. At nilalagay ko rin kagad yung sibuyas. Ito ay chopped na yellow onion. Pwede pa ninyo itong hiwain ng mas maliit kung yan yung gusto ninyo mangyari. At itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At once na mangyari yan, ilalagay ko na yung marinated beef. Paglagay ng beef, isi-stir fry ko lang ito. Medyo may katagalan ng konti kasi kailangan lutuin yung beef hanggang maging brown. Kaya pag sinabing stir fry, dapat halo tayo ng halo. Niluluto ko yung beef habang inahalo nang sa ganon ay maluto ng pantay lahat ng bahagi. Mapapansin ninyo medyo malagkit kapag maluto na yung beef dahil nga ito sa cornstarch. So kapag ganito na yung kulay ng beef, ibig sabihin ready na yan. Maglalagay lang ako ng oyster sauce. Importante ang oyster sauce para sa recipe na to dahil nagbibigay ito ng lasa sa ating dish. Itutuloy ko lang ang pag-stir fry ng isang minuto pa. At maglalagay din ako ng beef broth. Ito yung magsisilbing sabaw dahil nga saucy dapat itong beef with broccoli na version na to. Pwede rin kayong gumamit ng tubig. Hahaluin ko lang at pagkatapos nito ay tatakpan ko lang itong pan. Papalambutin ko pa itong baka sa pamamagitan ng pagpapakulo sa mahinang apoy lang. Niluluto ko lang ito ng mga 10 to 12 minutes lang. Kaya naman napaka-importante na gumamit ng malambot na parte ng baka. At syempre yung paghiwa ng manipis nakakatulong din yan para mabilis na lumambot itong baka. Kung mapapansin ninyo yung sauce, lumapot na, no? Yan yung cornstarch na nilagay nung umpisa pa lang. At this point ay ilalagay ko na yung broccoli. Ito na yung broccoli stalk na hiniwa ko lang ng maninipis. Ilalagay ko na rin yung florets. At hahaluin ko lang to. Para dun sa inyo na gustong mas marami yung sauce, pwede pa kayo magdagdag ng tubig. At this point ay tatakpan ko muna itong pan. At itutuloy ko lang ang pagluto sa broccoli ng mga 3 minuto. Huwag natin tagalan masyado unless gusto ninyong sobrang lambot yung broccoli. Para sa akin kasi gusto ko yung medyo crunchy pa.
After 3 minutes, ready na to. Ito na yung oras para tikman yung sauce. Para naman may adjust yung lasa. Kung medyo napaalat, pwede pa kayo magdagdag ng tubig. Pero kung kulang naman sa alat, pwede kayo magdagdag ng asin o ng oyster sauce. At maglalagay din ako ng ground black pepper. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper. Hahaluin ko lang ito for the last time para lang ma-distribute yung nilagay ko na ground black pepper. At pagkatapos, pwede na itong i-serve. Ito na ang ating saucy beef with broccoli. Tara, kain na tayo!